Ang panood na ito ay masarap panoorin pero mas masarap sana kung ito'y ating gawin. Ito po ay rated as PG, hindi pwede sa mga batang manonood. Ang katunayan or benepisyo ng laging pakikipag-sex or pakikipagtalik. Ah, lagi-lagi ka bang nangipagtalik sa iyong partner? Maraming pag-aaral kasi ang nagsasabing ang pakikipagtalik ay mayroong napakarami at magagandang epekto sa ating buhay o sa ating pangangatawan. At sinasabing ito ay mayroong healing power or ito ay pampahaba ng buhay. Bakit po kaya? Number one, nagpapatatag ito ng resistensya ng pangangatawan kasi nagpapalakas ito ng immune system. Kaya naman sinasabing, the greater the sex, the lesser the pain or sakit na mararamdaman ng isang tao. What are you waiting for? Number two, mapalakas ang pagkontrol ng pantog. Ang regular na pakikipag-sex habang bata-bata pa, ito po ay para sa may mga asawa. Lalo na kapag umaabot sa rurok ng kaligayahan, ay may iwasan ang problema sa hindi mapigilang pag-ihi kapag may edad na. O di kaya kapag nasa 50 to 60 years old. Number 3, nakakatulong din ang pakikipag-sex sa pagpapababa ng presyon ng dugo or yung blood pressure. Dahil nga naman, ito ay best exercise. Number 4, nawabawasan din ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso kasi po, pag nagsisex, maganda ang daloy ng dugo. Habang binobomba ni Mr. si Mrs., binobomba din ng dugo ang katawan, kaya maganda ang daloy ng dugo at maging malusog ang puso at ang ugat ng isang tao. Number 5, nakakatanggal rin ng sakit sa kaspasuan o iba pang parte ng katawan. Number 6, ay nagpapababa ng tsansa ng pagkakaroon ng prostate cancer dahil sa madalas na pagpapalabas ni Mr. ng semen. Kasama na rin po doon yung mga unwanted toxins ng katawan. Kaya, pagbigyan nyo na si Mr., kailangan niyang laging magpapalabas ng semen. Number 7, nagpapaganda ng kalidad ng pagtulog. Lalo na kapag mag-sex muna bago matulog, masarap kasi sa pakiramdam na pagkatapos mong mapagod at magpasarap, ang kasunod ay ang kayakap ang iyong asawa or ang pagtulog natin. Number 8, nabawas ng stress. Kasi ang pagkipag-sex ay hindi maipaniwanag na kaligayahan. Lalo nga't kung ito'y umabot pa sa rurok ng kaligayahan. Kaya pagkatapos ng ipagtali, mapagaan ang pakiramdam ng isang tao. Number 9, ito din ay maganda sa gustong magbawas ng timbang. Kaya tinatawag din nilang sexercise. Kasi bawat pagtatalik, may nababawas na 108 calories sa ating katawan. Kaya exercise po more. Number 10, nagpapatibay rin ng pagsama ng mag-asawa. Nagpapalakas kasi ito ng hormones na tinatawag na love hormones or oxytocin na kung saan ito ay ikinukumpara sa magnet na nakadikit sa bakal. Si Mr. si Magnet at si Mrs. naman ang bakal. Kaya kung gusto nating intact pa rin ang ating pagsasama, huwag nating kaligtaan ang ating sexercise. Number 11, mukhang mas bata. O di kaya ito'y tinatawag na anti-aging. Kapag madalas ang pakikipag-sex, mas maganda at mas gwapo ang ating itsura. Dahil kompleto regado ito, nag-exercise ka nga, malusog pa ang pangangatawan mo, kaya ang labas nito, bumabata ang ating itsura ng 7 to 12 years younger. Number 12, ganado at aktibo, fresh feelings. Kaya sinasabing ayon sa pag-aaral, kung gusto nyong mawala ang katamaran ng ang sagot lamang yan ay ang pakikipagharutan. Ulitin ko po. Ayon sa pag-aaral, kung gusto nyong mawala ang katamaran, ang sagot lang yan ay ang pakikipagharutan. Okay. So kapag gusto nyong maging ganado or aktibo sa kahit anong aspeto ng ating buhay o sa ating gawain, mapa-intellectual man yan or mapa-emotional
o di kaya sa ating pakikipag-socialize, mapapaganda at maaktibo tayo kapag tayo ay nakikipag-sex or regular ang ating pakikipag-talik sa ating partner. Okay, so salamat sa panonood. Kung hindi ka po nakamag-subscribe, mag-subscribe ka na para sa mga susunod.